si Lord, nandito na tayo sa Star City. Dito nga po tayo. Just a few reminders po mga kasilor. Dito po, mayroon po silang entrance fee na 699 po ang kanilang Star Pass. However, kung gusto nyo po pumunta doon sa Snow World, ito po ay 859. Kita nyo naman, puro pamilya nagpupunta dito. Prepare nyo na ang budget nyo para dito. Bawal po magdala ng pagkain sa loob at tinuhold po nila doon sa entrance. At ito na nga po, nakakuha na po kami ng ticket. Papasok na kami. Ayan ang mga kasama ko. Ayan ang mga KJ. Mayroon na kaming stamp ng Star City. Ang KJ, di ba? Ayaw ipakita yung kanilang mga stamp. Anyway, papasok na nga kami. Marami rin yung stores at food stall makikita dito, kaya hindi problema pagkain. Ang kailangan, budget. At habang papalakad po tayo, ang una po namin pinunta ng Snow World, paalala lang po, magdala po kayo ng mga gloves at earmuff, at kung may bonnet po kayo, dali nyo na rin po, para po makatipid kayo, kasi may charge po silang 150 kung gusto nyo ng gloves at earmuff dito sa Snow World. At ito naman po yung kanilang giant Ferris wheel dito sa loob, ayan po mga kasilor. At syempre, ayaw magpakuha mga kasilor, pero after niya may picture kami dito sa Grand Carousel nila. At paalala lang mga kasilor, meron po sila ibibigay sa inyo pagkababayad nyo po dun sa ticketing. Meron po silang hard requirements sa mga particular rides po nila. Mostly dun po ay mga from 34 inches po, from 42, merong 48, 70, depende nga po sa mga requirements na rides na nandoon. However, dun po sa Snow World, meron po silang height requirements. Dapat po is 34 to 48 inches po. And then 48 above po para po sa slide. Ngayon, kung may mga bata po kayo, hindi po nila pinapapasok for safety purposes. At ito na nga una namin pinuntahan. Muntik na nga hindi makapasok tong batang ito kasi sa height requirements. Buti na may kasama siyang adult. Ang mga jacket po ay complimentary. Ngayon yung po mga bonnet na suot namin at mga gloves ay dala po namin. Dahil kasi po kung wala po kayong dalang gloves at earmuff o bonnet, kayo po ay required na bumili dahil ito po ay tag 150 per set po. Kung kailan po kayo, so tag 150 po yun. Medyo malaking budget, hindi ba? Kaya ito, after nga nitong picture na to, meron yung orientation after noon bago dun pumasok sa mismong Snow World. Siyempre, sasabihin nila mga do's and don'ts. Siyempre, bawal ang camera dun sa loob, kaya wala kaming picture. After noon, pwede ka rin mag-slide. Meron din silang offer na hot choco at hot coffee dun sa loob na 50 pesos kada order. At kapag giniginaw na kayo at hindi na nyo nga kaya, ayan, lalabas na kayo. At siyempre, ito na nga, nag-iikot-ikot na nga kami. Since may high requirements at takot din naman kami maghihiyaw, ayan, tingnan nyo tong rides na to. Maganda to mga barkada, talaga namang go-go ko. At habang nag-iikot kami at bumibili ng pagkain ng mga kasama ko, ito nag-video nga ako dito, tingin-tingin ng mga rides na talagang kakaiba. Okay din dito kasi indoor at outdoor. Unlike doon sa ibang theme park na outdoor, pag umulan, mababasa ka dito. At least may safety ka. May aircon at merong outdoor. Pag umulan, doon ka sa indoor. Pag umaraw, doon ka sa outdoor. At ito na nga, gusto ko lang i-share itong kasama ko. Ayan, tamang emote-emote na yan. Nakita mo siya sa video dyan. Tingnan mo, emote-emote na siya. E, tamang panira naman yung mga dumating. O, diba? Nawala tuloy ang emote-era nito kasama ko. Diba? May panira ng moment. Ayan, emote-emote siya dyan sa view na yan. At ito nga, walang pila dito kaya napunta siya dito. First time yung mag-bump car, wala siyang ginawa kundi parang yung kanta ni Sarah G. Ikot-ikot lang, ikot-ikot. O, diba? At after nga namin doon sa bump car na yun, hanap naman kami ng iba doon sa mga maikli lang ang pila. At ito nga, napunta kami dito sa Dino Alive. Ito ay bago dito sa Star City. Siyempre, may height requirements pa rin siya. Pero ito ay 30 to 42 inches pataas lang naman. Kaya okay ito sa pamilya at sa mga bata. Ayan, iba-ibang mga dinosaur yan. Iwan ko ng mga pangalan yan. Pero lahat naman sila by sensor. Pag mas tao dumaan, bigla silang gagalaw. Pero pag wala, chill lang sila. O, diba? At dito lamang po yan sa Star City. Dito sa Dino Alive. Bago po yan dito sa Star City. Isa sa mga attraction nila na bago dito sa loob. Talagang pampamilya ito. Saktong-sakto to sa mga bata. At parang... At ayan nga po, habang nag-iikot ang mga bata, few reminders lang po, bawal nga po magdala ng pagkain dito. At sinisita po dun sa guard, iniiwan po. May sasakyan po kayo, mas maganda iwanan yung sasakyan at doon na lang po kayo kumain. Kula, pwede naman po kayong lumabas, tatatakan lang po kayo at pwede kayong bumalik uli within the day. At ayan nga po, doon naman sa Snow World, kung kayo po ipapasok, kailangan close shoes po kayo para kapag nag-slide po kayo, pag pinasok po yung ng ice yung inyong medyas, ay madali pong tanggalin. At kailangan nyo po ng
kailangan magdala ng sariling bonnet, earmuff, or at least gloves po para kayong makatipid. May mga food stall naman po dito kaya hindi po kayo mauguto pero kailangan yun ng budget. At after nga namin doon sa Dino Alive, nagpumila kami dito sa gabi na lagim. Medyo duda pa ako baka hindi makasurvive mga bata. Pero sa mga nakikita ko naman lumalabas, hindi sila mga magulo ang buhok, magulo ang damit. Actually, mga nakangiti pa nga sila. Pero oo, tama nga sila. Pwede sa mga bata, hindi naman ganun nakakatakot tulad ng araw. After namin dun sa Star City, inabangan namin dito ang fireworks display dito sa Mall of Asia. Ang ganda-ganda nga, tingnan nyo mga sailor. Timing din yung pagpunta namin dito. Napakaraming tao din nag-aantay. Pagdating namin doon, nag-start na yung music at nag-start na rin yung kanilang fireworks. Pinatay ko lang yung sounds dahil baka tayo yung makapiright. Okay, ayan. Patapos nito, uwi na kami. Hanggang sa muli mga kasailor, it's been a great day. Bye-bye!